Hey guys, good morning o good afternoon, good evening kung saan man kayo naroroon, magandang buhay sa inyong lahat. So, kung first time ka sa aking channel, ako nga pala si Police Yaku, ang iyong criminalistic dito sa YouTube. And guys, tayo magkwentuhan regarding sa poor and poor to rich. So, ito ay hango sa personal na karanasan at siyempre ang gusto ko layunin natin ay maiangat din kayo from poor to rich. So, paano nga ba masasabing ang tao ay mahirap? So, base sa ating tantiyahan, mahirap pa kapag ang sahod mo ay hindi permanente or below 10K. Yun ang sinasabi nilang mahirap. Pag 10K up at consistent ay middle class ka dyan or going to the rich, di ba? Yun. Yun guys, unahin natin yung poor. Siyempre, doon tayo sa mahirap kasi marami talaga ang mahirap. So, pag sinabing mahirap, so ang ano ba ang mga kailangan natin para mapunta tayo sa middle class or rich? Di ba? Yung rich, yung bahay na lang yan. Yung middle class lang. So ngayon, kung ikaw ay 20 years old ngayon to 20 to 30, so ayan yung time para mag-develop ka ng self-development. So ano-ano ba tong self-development na to? Ito yung mga dadaan ka sa butas ng karayom. Hindi naman. So, ito yung panahon na mangarap ka. Gawin mo ang gusto mo. Kapag na-failed ka, mabangon ka uli. So, ganun-ganun lang. Failed up, failed up, failed up. 20 years ka ngayon to 30 years. So, unahin natin yung education. Si education po kasi, ang laki po ng ginagampanan sa atin. Siyempre, kapag graduate ka, may abilidad, andun na yung skills, andun na yung opportunity. So, andun na lahat. So, magkakaroon ka na ng, guys, during education pala, or colleges, hanggat maaari, one points ko lang dito, ang galingan nyo, ang exceptional nyo yung ano, natawag na English proficiency o English grammar. Kasi base lang to sa aking pag-aaral na napuna, lalong-lalo na yung mga school na hindi naman makagandahan o even university o class C na school, marami pong graduate na hindi marunong mag-English, hindi marunong mag-grammar. So yung pong English, so hindi po yan isang araw lang natututunan. It takes a lot of time. Depende yan sa gusto nyo. Kung ako nga eh sablay pa rin. Pero I think marunong naman tayong konting magsulat. So sablay nga lang minsan. Isang mali ay spelling, pero tanggap natin 'yun. At least na-delivered mo yung gusto mong iparating sa English na tao. 'Di ba? Even turn to the right, turn to the left. 'Di ba? Kapag may vehicular incident ang report mo, the lower portion become upper portion, the upper portion become lower portion, no? Kung OFW ka, sasabihin sa iyo ng amo mo, you eat yourself, you cook yourself, you eat yourself, di ba? Isagutin mo naman, if I lose my job, who eat my family, di ba? Yung guys, malaki ang ginagampanan ng English sa atin. Lalong-lalo na pagdating sa self-development, isa yan sa mga napansin kong kailangan nating package. Kasi even if you are promoted to the higher position, especially in the ranking of supervisory to the top level of managers, kung hindi ka marunong magsulat, so magkakaproblema ka later. Di ba? Yun po. Dito sa 10 years to 20 years na to guys, during development,
skills, opportunity, ay marami tayong mamimit na tao, even hundreds people, 100,000 people. So, maraming pagsubok tayong tatawidin. So, sa akin lang, at best advice, kung ikaw ay nalilito, hindi ikaw makapag-decide na para sa sarili mo o even sa nakakarami, isa lang ang piliin mo. Doon ka sa tama. Do it what is right sa lahat o sa'yo. Yun lang. Tapos, kung talagang ilang niyang basihan, what is right, doon ka. Ano man mangyari, nasa tama ka. Diba? Yun po yung lesson na marami po tayong pinagdaanan. Hindi kasi lahat ng tao ay sa'yo. Hindi lahat ng kaibigan mo ay sa'yo. Naaalala ko before yung sabi ng aking professor na ganito ang quote niya. Some of you now are my friends. Some of you later my enemy. Yun po yung sinasabi niya. Hindi ko makakalimutan yan. So, yun ang medyo tumatak. So, kaya doon lang tayo sa tama. Diba? So, yun po ang tip ko sa poor ng mga tao na gustong umangat, level up. Hindi po madaling gawin yan. 10 years po yan duration. Mid-term planning. So, ang best advice ko dyan, education, skill, opportunity, i-grab nyo yan. Kung hindi kayo makapag-avail sa education, skills, develop nyo. Kasi yung education is advantage lang naman yan. Although marami naman tayong kilala na hindi graduate, pero maganda ang trabaho, maganda ang buhay, maganda ang kita, may opportunity din, diba? Lalong-lalo na yung may mga access siguro sa ibang bansa. May mga access dito sa Pilipinas na kumikita. Yun. Yung po ang 10 years planning. Diba? Ang galing. So, and then, at kapag nalipat na tayo dito sa level 2, middle class to rich, andito na tayo. So, ito yung paangat. Minsan, siyempre yung edad natin yan, 30 years up, maaari. Pero kung makuha yung 25, nandito na kayo, okay lang, mas maganda. More chance. Alalahanin po, madalang po yung instant millionaire sa atin. Kahit nga magtaya ka sa luto, ay malabo yung chance. Walang, very small chance. So ngayon, kung nandito na tayo sa rich level, middle class to rich, so going to the rich, hanggang sa rich. Siyempre, nagkakaroon ka na pag may consisting ka na ng income. Then, theoretically, tantyahan lang, ang middle class to going to the rich. Sabihan natin, umpisahan natin sa 10,000 plus upward na sahod. So, siyempre, kailangan mo yung padamihin. Kung masahod ka ng 15-20, makakapag-create ka ng more incomes, more extra income hanggang sa lumaki ng lumaki, tinatawag na yung business. So, magkakaroon na rin po ikaw na tinatawag na investment. So, magre-retire ka ngayon ng smart. Diba? So, simpleng theory. So, medyo mahirap gawin ito. Hindi. Sa mga tao lamang ito na mapursigido talaga at kung nag-uumpisa ka. Briefly, history and myself. Ako nung 15 to 19 years old ako hanggang 20. Ang earning ko po ay 25 pesos per day. So, yun yung magtanim ka ng palay maghapon. From 8 a.m. to 5 p.m. ang bayad sa amin ay 25 pesos per day. At bago ka pa makapagtanim, puntahan sa location, maglalakad ka muna ng almost 30 minutes to 1 hour bago ka makarating sa site. So, pagdating doon, maghapon kang tatanim ng palay for 25 pesos.
And now, siguro, sabihin na natin, ang value noon is 100 to 300, to 300 pesos. 200 pesos, 250, ganun. So, medyo, ngayon, nakaalis ako sa level na yon in 10 years. Diba? So, and 20 years, I think, 19 to 20, I graduated from secondary. So, nagkaroon tayo ng consistent na income, nag-minimum. So, dito na, doon natin maintain yun in 10 years hanggang sa mapunta tayo dito sa level, sa middle class na level. Yun po. So, hindi po madali ang sa tulad nating nahihirap ang mag-level up. So, kailangan mo talaga ng guide. So, ako noon walang guide. Ang gusto, ang basta ang ginalam ko lang, ang ginagawa ko ay tama. So, walang mentor-mentor. Walang tsamba-tsamba. Nag-college nga ako, dalawang kurso, patalon-talon ako. Una, iduk bismat ako, mali pala, hindi ko nagustuhan. Criminology ako, so yun, spring ko natapos. Sa bismat education, naka-third year ako. Nung dating ko ng third year, pangit pala education, walang pera. Diba? Maling tsahod, punta ka sa school araw-araw. Para ka lang nag-aaral. So, inisip ko. Graduate ko, ayaw ko na mag-aaral. So, criminology ako. Natapos natin yun in 2007. Ayun. Tapos, ganoon din pala pa nagtrabaho ka. Papunta ka rin pala sa araw-araw sa trabaho. Parehas lang ng teacher. Ayun po. So, the lesson learned dito. Yun po, medyo pinagtagpi-tagpi ko na lang. Nirelate ko po dito yung ating status. So, I think maraming makaka-relate sa atin. Lalo na sa mga golden age dyan na nasa level na to, middle class going to the rich. So yung hindi pa, siguro may error kayong nagawa o may kulang kayong nagawa. So yan po, hinihiling ko lang po ang inyong pag-subscribe and like, at magit maaari kung okay lang sa inyo ay i-share para po mapunta ang ating video sa recommended video. Siyempre, pag napunta doon, mas maraming tao ang makakapag-subscribe sa atin, ma-expose yung video natin, at siyempre, lalago ang ating channel. So, yun po. Maraming salamat muli. So, at muling nagsasabi, hindi lahat ng criminalistic ay nagpupulis. Yung isa po ay nasa YouTube. Kung kailangan nyo po ng crime assistant, so ito po yung channel natin, Pulisya Ko. Para po ma-assist natin kung ano-ano ang pwede natin gawin, ang pwede nyong gawin, or ang ka-best gawin, o ma-meditate yung time, money, yun po lahat sa crime. Sa ang kaso po kasi ay matagal. So, thank you for watching.